So what is up guys, welcome back to He Bikes TV. For today's video, papakita ko sa inyo yung bubuing kong wheelset para sa aking The Project Bike. Yun nga yung The Gravel Grinder. Papakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung gagamitin kong rim, gagamitin kong hubs, gagamitin kong tires, rotors, tsaka gagamitin kong spokes. Papakita ko na rin sa inyo kung ano yung gagamitin ko for my tubeless setup. Susubukan na rin natin sila i-price check. And then, ituturo ko rin sa inyo kung saan ko sila nabili. So, kung nabubuo rin na sarili mo wheelset at interesado ka dito, baka para sa itong video na to. So, stay tuned! So ayun na nga no, umpisa natin dito sa rim ko. Ang napili kong rim para sa akin The Project Gravel Grinder, ito nga yung XR331 made by DT Swiss. Yan. Ito nga palang XR331 is specially made for XC mountain bikes and for gravel bikes. So perfect na perfect siya para sa bubuin kong wheelset. Meron tong 32 holes. Ito yung nilalagyan ng spokes. 32 holes yan. And tubeless ready na nga rin pala siya. Pwede nyo ilagay sa kanyang valve is Presta. Ang exact dimension pala nitong rim is 622 by 20. Ayan. Ang size nga pala nito is 29er per 700c, para sa mga road bike, sa mga gravel bikes. Lapad ng loob niya. Yung inner width is 20mm. Kung nakikita nyo dito, ayan, i-zoom ko na lang. 29 na kalagay. Size 29 ibig sabihin yan. And then yung maximum tension niya is 1200 newton. Yan nga, sabi ko kanina yung rim dimension niya is 622 by 20. Yan. Read manual before use. Made by DT Swiss. XR331. And then, meron din pala nakalagay dito about sa tube type or tubeless na setup. Yung meron dito nakalagay tube type and tubeless. Kung mag-tube type kayo, ang recommended tire width niya is ang minimum is 25mm, and then ang maximum naman niya is 64mm. And then sa maximum tire pressure, kung mag-tube type kayo, ngayon nakalagay 123 PSI. And then sa kabilang banda naman, kung mag-tubeless kayo katulad ko, maximum tire width niya is 64mm, ang minimum na pwede niyo ilagay is 25mm. Tapos sa maximum tire pressure, minimum niya is 102 PSI and then 35 PSI for maximum. Sa box niya, may kasama nga rin pala siyang plastic. Tapos natin yung mga nakalagay sa loob. Check natin. Yan. Unang-una yung user's information or your user's manual. Yung may kita nyo. Yan. And then may kasama rin siyang washer. Yan. 34 pieces na washer. Para sa isang rim. Ayan, washer. Then may kasama rin siyang alloy na nipple. Ayan, 34 pieces din yan na to. Alloy lang siya. And that's it. Next naman yung gagamitin nating hubs. Ito nga yung Novatec. Ayan. Ang model number nito is DO41SB. Sa pangharap, ito, yan, nakikita nyo. And then, DO42SB sa likod naman. Ang dimension nga pala nito is 10x135 sa likod and then 9x100 sa harap. Normal QR lang siya, yan, quick release. Ito kasama niyang lever pag binili mo siya. Yan, may nakalagay na Novatec. Ayan, normal quick release lang siya. And then, meron siyang 32 holes. Ayan. 32 holes each. Each hubs. 6 bolt type siya. Bolt type na pang disc brake. Ayan. And then, nga pala, 3 poles lang siya. Kaya hindi siya sobrang ingay. Hindi rin siya tahimik. Sakto lang. Ito kasi yung gusto kong hubs. Hindi siya sobrang ingay. Ayan, pakinggan natin. So, ayan. Available to sa
color na black, itong ay hawak ko. Pero available din siya sa color na red, silver, white, blue, and gold. I-weight natin siya. Ang weight nitong harap, total weight niya is 213 grams. And then sa likod, ang total weight niya is 429 grams. And then, sealed bearing na rin pala siya. Made from alloy siya. Compatible nga pala siya for 8 to 11 speed. Kung nakikita nyo dito, nakalagay. 11 speed compatible. Tapos may number. Ayan. Next naman yung tires na gagamitin ko. Ito nga yung Pirelli Cinturato Classic. Ayan, kung nakikita nyo. Pirelli Cinturato Classic. Hard terrain. H. Meron kasi isang variant nito, letter M. Mas nabi siya ng konti kaysa dito. Lagay dito. Power is nothing without control. Tama nga naman. Kaya ang ganda nitong tires na to. Super classic niya, tignan. Then parang unslick niya, pero pwede rin siya sa off-road. And ang size nga pala nito is 700x40C. Ayan, lagay. Hard terrain. Ayan, nakalagay. Cinturato. Cinturato Gravel. Sa kabila, mayroong Pirelli. Ayan. Lagay, Pirelli. Para siyang ahas, no? Tan wall na classic. Ang ganda niya tignan. Bagay na bagay ito sa rim na ilalagay ko. Tsaka sa frame. Ayan. Di siya super nabi, unlike dun sa letter M. Kaya ito yung kinuha ko. Next, yung spokes and nipples na gagamitin ko. Ito nga yung Pilar Racing Spokes. Ayan. Itong Pilar Racing Spokes, sabi nila triple batted na to. Sa box niya, included na yung spokes na 72 pieces. Ayan. Sa case ko, 32 holes lang ako. So, 32 times 2. 64 lang ang magagamit ko dito. So, just in case lang na maputulan ako in the future, meron ako extra spokes. Then, kasama rin yung brass nipples niya. Ayan. Ito na yung pinakamatibay na nipples. Compared sa alloy, nagbibrittle siya kapag katagalan, nababasag. Yung brass nipples, hindi. Kaya pang long-lasting talaga siyang gamitan. So next yung rotor sa gagamitin ko, ito nga yung ZTTO, disc brakes, floating rotor siya, yan. Ang size nga pala nito is, para sa bike ko, kailangan daw kasi is 180mm sa harap, and then 160 sa rear. Yan ang sabi sa akin ng mekaniko, kaya ito yung binili ko. Medyo budget meal lang, kasi wala na akong pambili ng Shimano na ano, rotors, masyado mahal. Kaya ito muna, pansamantala. Floating rotor siya, yan, nakikita nyo. Two piece. Ayan. Kung sa Shimano, merong mga iStep, itong ZTTO, available yung floating rotors nila. Ayan. Available din to sa red na color. Ayan. Lastly, papakita ko sa inyo yung pang-tubeless setup ko. Unayin natin itong rim tape. Yan. Ito yung Sagmit na tubeless rim tape. And meron din ako ditong duct tape. Bakit may duct tape? After ko kasing applyan itong rim tape para sa mga butas dun sa rim, papatong pa siya nitong rim tape, I mean ng duct tape, para mas less siya sa singaw. And then next natin yung tubeless valve ng Zepal. Yan. Two pieces na siya. Tapos, kasama yung valve tool niya, pantanggal ng pito. Ayan, yung kulay red. And then lastly, etong stands na tire sealant. Ayan. Ito yung magandang nakita kong review sa Facebook.
ito yung recommended nila. Ayan, kung makikita nyo, color white to. Parang gatas. Ayan. So, ito talaga yung hinanap ko. Yung stance. So, ayun. So, that's it for my wheelset, no? Napakita ko na sa inyo isa-isa kung ano yung ikakabit ko sa project bike ko. Bukas na umaga, pupunta tayo sa trusted mechanic ko para ipa-assemble to isa-isa. Vividyohan ko, i-vlog ko kung paano niya i-assemble para makita niyo kung paano buo ng isang wheelset. So, paano? Bukas na lang. So, you know, good morning guys. So, pupunta lang ako ng bike shop para ipa-assemble yung wheelset natin. Pupunta tayo sa trusted mechanic dito sa lugar namin. Then, after nun, papakita ko sa inyo yung finished product. Then, tatry din natin siya i-sound check para marinig nyo kung ano ba yung tunog niya kapag naka-assemble na siya lahat. O ayun, babalikan ko na lang kayo in a few para may pakita ko na sa inyo yung assembled wheelset natin. So, stay tuned. So guys, finally, dito na ulit tayo sa bahay. And nakuha na rin natin yung wheelset natin. Yan na siya. Nandito yung Swiss XR331 na may Pirelli tires. Cinturato. Ayan, kung nakikita nyo. And then si Novatec na hubs. Yung hubs natin, nagtumerno siya dito sa rim natin. Hindi ko inaasahan. Ngayon ko lang siya napansin. Bumagay siya. Kasi yung hubs natin ay black and red. Itong DTS Swiss eh, black and red din yung tema niya. So, bagay na bagay. Ganda. And then, ito yung panlikod. Ayan. Try natin siya yung sound check. Ano na pala, naka-tubeless setup na nga pala to. Kaya pag inulog mo to, kung hawak mo tong rim, maririnig mo pa rin yung sealant sa loob. Kasi hindi pa siya tuyo. Kailangan papaykutin para kumapit sa loob ng tire yung sealant. Try natin yung sound check.
that's it for my wheel set, no? So, abangan nyo naman yung next kong vlog about sa cockpit and sa saddle na gagamitin ko. Consider to like, comment, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell for more project bike videos. So, salamat sa panonood and ride safe always and God bless us all. Thank you!